May caller tayo, our last caller for tonight. We have Christine of Bacolod. Hello, Christine. Hello. Hi. Hi po, Papa Jack. May radyong bukas. I want you to turn it off right now. Right now. Okay. Turn it off right now. Okay na po, Papa Jack. Did you turn it off or did you turn it down? Na-turn off na po. Ha? Ano ba yun? Na-turn off ka kagad? At ano pangalan? Christine po. Christine. Ano ang pinagkakabalahan sa buhay? Nag-aantay po na papuntang abroad po. Bakit nandiyan ka pa? Pumunta ka na lang pa airport. Hindi pa po eh. Next week pang flight ko. Next week. Mm-hmm. Okay. Alright. Sige. At saan ka pupuntang bansa? Po? Damam po. Damam? Naku, malapit niya sa dadaan. So, sa corner, mag-jowa yan eh. Ang bad. Damam tsaka dadad, oh. So, namatay yung radyo, niloloko mo ako. Ate? Apo, ayan na po. Mag-feedback pa, isa yung baba pa to. Patayin mo na. Oo, teka lang po. Ayan na, okay na po. Kuya, okay na. Kuya? Papa Jack, sorry po. Alright, sige. Christine, may asawa ka na? Meron na po. May tatlo na pong anak. Kala ko asawa tatlo. Hindi po. Sige. Loyal po ako. Sige. Good. Ano, paglilingkod ko sa'yo? Mag-anong magpapa-advise lang po sana ako, Papa Jack, kung tama ba ho yung desisyon ko. Okay, ano po yung desisyon mo na pinagdududahan mo kung tama o mali? Kasi po, dati po, nag-abroad na yung asawa ko dati nung 2008 tsaka okay. 2010. Umuwi ho yan ng probinsya namin. Tapos, yun nung 2011 na po na magkasama na po kami, parang may nilaman po ako sa kanya na may ka-textmate po siya. Okay. Tapos, nung nahuli ko ho siya sa cellphone niya po, hindi niya naman, inako niya naman. Pero, nang tikwento niya lahat sa akin, tapos nag-sorry siya. Sabi niya, sasabihin niya na daw sa babae. Kasi naging ka-chatmate ho niya yun. Okay. Pero sa ibang bulsa din ho, hindi yung magkasama sila doon. Nag-Saudi na rin siya dati, Papa Jack. Okay. Di, nawala na ho yun. Kasi nagbuntis nga ako sa bunso naming anak. Okay. Tapos, nung nalaman ko, inamin niya sa akin, na na ho yun, na hinto na yung communication nila. Tapos nung na po nito, nung ito lang po, nung nakaraang taon, hindi ko alam. Kasi marami ho kami pinagdaanan na problema ng mag-asawa po. Pero alam mo ba, Papa Jack, 17 years na po kami bilang mag-asawa po. Parang napakaraming ngayon ko lang naranasan yung yung problema namin sa buhay. Kasi nga, napakabigat talaga nung nangyari sa amin nung last na 2015 po. Nagproblema ho kami, tapos yung parang susuko na po ako sa namin, sa buhay namin, dalawang mag-asawa. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, nung dumating ang araw na nag-away kami, sinabi ko sa kanya, alam mo ba, wala na akong nararamdaman sa'yo. Kasi sabi ko, dahil na lang sa mga anak natin, kaya ako nakikipagsama sa'yo. Totoo ba yan? Galing ba sa puso yan? O gusto hindi mo naman po. Kaya nga, pinagsisihan ko naman, Papa Jack eh. Pero, galit ka lang noon? Oo. Well, ganun nga, naman talaga. We tend to say bad things. I'm not saying tama, But we tend to say nasty things when we are having a fight with someone. It doesn't mean yung parin ng damdamin mo after the fight. But the more important part is, after masabi yun at may masmasan ka, bawiin mo. Kung mga yaman natili sa... Apo. Sa dun sa napagsabihan mo. Apo. Kaya nangyari ho, Papa Jack, yung natagalan ho yung gap namin. Tapos yung talaga nasaktan siya sa mga tinabi ko na nagsasama na lang kami dahil sa mga anak namin. Yun nga, ho kami, pinalayas ko sa bahay namin, pumunta siya sa nanay niya. Pero nasa ibang, nasa lang ho, ng kalye ho, doon sa kabilang kalye lang. Pero isa pa rin kaming lugar.
Kaya lang po, mga 6 months na ata ho yun, Papa Jack. Yung wala kaming communication. Nakikita kami, pero wala. Walang kibo. Kasi ako na, pride din ako nung araw, nung time na yun. Na? Parang pride din ako na ano, parang kung ayaw niya, ayaw na, ayaw ko na rin. Yung parang sa akin, pero pinagsisiyan ko talaga. Okay. Pero marami akong effort na gawa na para magbalikan ho kami. Halimbawa, kapag, anong effort ang nagawa mo? Sabi ko, pag-usapan namin. Tapos, yung parang ano... Kasi siyempre ikaw nagpalayas eh. Kaya nga. Pero time na yun, Papa Jack, no, umuwi pala siya sa nanay niya. Nag-ano na naman sila ng ano niya, yung naka-ano niya, naka-relasyon niya dati nung 2010 pa yun, Papa Jack. Okay. Ano na bang taon tayo ngayon? Hindi ko alam! Matagal na, Papa Jack, hindi ko na-expect na makakabalikan na naman sila through internet po, through to FB po. Nagkita na naman sila. Pangit naman kung diba, through Ouija board sila mag-uusap. Hirap na ko yun ito. Siguro, naisip ko din, Papa Jack, nung time na yon kasi nag-away kami, siguro naghanap lang talaga siya ng ano, yung parang ano, mapagbalingan ng ano. Hindi pa rin tama, ano, hindi rin tama yung ginawa mo, hindi rin tama yung ginawa niya. Tama? Oh, kaya nga po. Kaya nung time na ano, nahuli ko na naman siya, Papa Jack, kasi nag-apply din siya ng damam, Papa Jack. Oh. Umalis na, na ano, mga 1 month na po siya doon sa damam. Taga lang, ha? Ang haba ng binalikan mong part ng kwento ninyo, 2010. Oo nga. Ang matanong-tanong ko lang, kamusta na kayo ngayon? Anong problema niyong dalawa? Okay na po kami. O pala, kasi, huwag mo na balik-balikan yung nakaraan dati. Hindi, kasi nang parang hindi na po mabalik yung tiwala ko, Papa Jack, eh. Nahihirapan ako kung, ewan ko kung... Kasi dumating kami sa punto nung bago siya umalis, nag-ayaw na talaga ako. Umayaw na talaga ako. Kasi ano, parang hindi ko na mabalik yung tiwala ko. Kasi naman kahit papadyakan ito ako, hindi ako nag-ano sa kanya. Nagloko o ano. Kahit maraming tentasyon, oo. Aminin ko yun. Pero hindi ako nagloko. Hindi ko inisip na papalitan ko siya o mag-ano ako. Pero nakipag-chat ka pa rin. Hindi. Ikaw nagsabi nakipag-chat ka eh. Hindi yung asawa ko po. Ah. Bali yung asawa ko po yung pinaproblema ko. Yun yung, siya yung nag-Saudi dati. Hmm. I guess ko naman. Akala ko kasi nakipag-chat ka yung kwento mo kanina. Hindi. Nag-try ka din. Hindi. Ay, mali pala ako, sorry. Oo. Yung asawa ko yung tinutukoy ko na nag-out Saudi ng 2 taon nung 2010. Hmm. Yung may naging kaano ka textmate tapos nito na nung nagka-stop na kami ng 6 na buwan nagbalikan sila ng true ano sa Facebook din. Tsaka alam mo ba, Papa Jack, kung paano ko siya nahuli? Di ba ano, paano po nag ano naghiwalay kami yung parang hindi naman pero matatawag mo din na naghiwalay kasi nga ibang bahay na siya 6 na buwan yun tapos yung mga anak kami palipat-lipat na lang pero sa akin talaga natutulog ang mga bata. Okay. Pero, nung ano na, tinawagan na siya ng agency niya, pero ano, nag-settle kami, nag-usap kaming dalawa, bago siya mag-flight pag kinabukasan na, nag-usap kami, lahat nilabas niya yung sama ng loob niya, pero hindi ko alam na may ano, may something na pala, pero sabi ko nga, di ano, nag-sorry din ako sa kanya. Sabi ko, ayokong umalis ka na ganito tayo. Kasi diba, napakaano naman na ano, dalawang taon din kami magkakahiwalay tapos ganyan. Tapos yun nga, nag-usap kami, na-settle namin. Oh, nasettle namin. Pero parang hindi ko pa naramdaman po na talagang buo na kami na nagbalikan talaga. Eh di tumira yung sa biyanan ko, sa nanay niya. Yung ano, tablet po, gamit-gamit niya, nandun siya nakastay. Para umalis siya sa pumunta ng Maynila kasi tinawagan na ng agency. Tapos, ano, nalaman ko, nakita ko dun sa conversation ng messenger niya. Naku, parang tanga, bakit niya naiwan kasi naka-login yan? Kaya nga po. Oo, kaya mga lalaki talaga. Ang galing gumawa ng kataranta doon, ang tanga magtago. Hindi, parang bait ng Panginoon na kahit hindi ko hiningi, nalaman ko ng pusa. Yung parang talagang binigay niya sa akin na malaman ko. Kaya iniiwan ni Lord yung tablet niyan eh. Yun nga, nalaman ko. Tapos nakita ko doon, may conversation. Bago talaga. Ay, bu! Hanggang pula, bakit? Oh, tapos, yun nga, napaiyak ako, Papa Jack, sabi ng biyanan ko. Hanggang mo napatawa ka niyan, di ba? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Gulgul ako ng iyak, hindi ko malaman kung ano, parang binagsakan ako ng langit o ano.
yung ano, yung nang time na yun, ayoko na talaga, nag-ano na talaga ako, mag-give up na ako. Hmm. Kasi nagkukuminig kami sa ano, sa phone din, tumatawag siya. Pero ano, talagang naramdaman ko na. Pero nung time na nahuli ko siya, ayoko na talaga. Sinabi ko sa kanya, talagang lahat ng mura ho nagawa ko sa kanya. Hmm. Ano, pero nag-try siyang i-explain niya sa akin. Hmm. Nagmamakaawa, umiiyak. Uh-huh. Sabi niya, hindi kasyo nagbabae ako, ipapalit ko na kayo. Pamilya ko kayo, asawa kita, walang ano, trip-trip lang, sabi niya. Yeah. Pero, ano... Parang mga tira. Ano na daw, tinigilan niya na daw, sinabi niya na daw sa babae na tama na daw, sabi niya, papadak. Uh-huh. Alam mo ba kung bakit nag-iba yung ano ko? Kasi ayoko na talaga, Papa Jack, eh. Sabi ko, ang tama na, nagpapakatanga na naman ako. Yun. Sabi ko, pangalawang beses na yan. Kasi yung dati yun din yan. Sabi nga niya sa akin, Papa Jack, ano, yung bibigyan ko daw siya ng ano, ayaw mo ba maayos ulit natin to para sa mga anak natin? Alam mo ba, talagang paninindigan ko na sana. Kaso lang po, no, tumawag siya. Yung kinausap ko yung mga anak ko, kasi yung mga ano ng edad ng anak ko po, 17, tapos yung pangalawa, 11 po. Tapos yung ano, bunso naming babae, 4 years old. Ah. Iyak na iyak yung pangalawa kong anak, yung 9 years, yung 11 years old. Teka lang ate, po. Wait lang ano. Kaya tumatalo na ako sa kwento mo kasi I asked you kanina kung okay na ba kayo ngayon. Okay na kayo ngayon. Bakit binabalikan niyo mo ano? Yung nakaraan. Ano ba ang tanong? Nga, kuya, ay, ng Papa Jack, kung tama nga yung isa pang kuya, maglalabahin kita ron. Kung tama nga yung decision ko na ano, pinagkatiwalaan ko siya ulit. At di ba okay na kayo ngayon? Parang ano? Di ba okay na kayo ngayon? Okay di ba? Kami, o di tama yung decision mo, naging okay kayo eh. O sa kanya, lahat ng effort ginawa niya. Kaya nga, ate, ganun yan, di ba? Kasi kung mali yan, hindi kayo magiging okay ngayon. Mag-move on ka, te. Kasi kung ang sitwasyon ngayon, may problema pa rin kayo, ongoing ang kalokohan yan, at masakit ng ulo mo, then I will tell you otherwise. Pero okay na kayo ngayon, eh. Ibig sabihin natin, nagbunga yung tamang yung pagtitiwala mo sa kanya. Pero nung isang araw po, nag-away na naman kami. Normal naman ang away sa mag-asawa, di ba? Tapos after away, mag-shower kayo together. Yun nga lang, Papa Jack, eh. Kasi talagang nag-ano ko, paalis na rin ako doon din sa bansa niya. Hmm. Pero ano, parang nag-ano, alam mo ba, 1 week na ako, hindi nag-o-open ng ano ko, Facebook, para hindi ko lang siya makausap. Ano ba ang issue mo ngayon? Ano pinag-away niyo isang araw? Kasi po, nung nalaman, nakita ko, pero hindi niya yung karelasyon, kaibigan ko rin yun, naka-friend siya din sa Facebook. Okay. Kaya lang po, nakita ko yung nagko-comment siya, wala namang masama sa comment niya. O di ibig sabihin, walang masama, gumagawa ka ng issue mo. Oo nga, alam ko po, Kuya Jack, ay Papa Jack. Ganyan kayo talaga, no? Kaya lang nga, ano... Kasi, ano pa pa Jack, kasi minsan na parang hindi ko nakita na nagko-comment siya o nagla-like ng picture ko. Yung sa iba, ang ano. Hindi naman kasi ano, dahil may jowa, may asawa ate, hindi na pwede magkaroon ibang taong kaibigan yung ano, yung partners natin. Ba pwede naman yun, ate? Sintito ko mo naman, kung gusto niya magloko, bakit naman niya nagko-comment? Ate, sana pini-em niya. Di ba? Mm-mm. Kaibigan yung dalawa eh. Comment lang ano, hindi na ba siya pwedeng magkaroon ng sariling utak at 'di ba makapagkwentuhan sa ibang tao? Ikaw lang ba ang tao sa mundo? At napagdaanan niya na yung part na mahirap, may pagkakamali kayo, pagkakamali siya, pinalayas mo siya, tumira sa ibang bahay, nagpag-chatmate sa iba, maggalit ka, at pinalayas mo. Kasi may ginawa siya, 'di ba? Pero hindi mo pwedeng itama ate yung isang kalokohan ng panibagong galit ate at mag-uwi sa panibagong kalokohan. Nakalipas na ang lahat. Nagdaan ng lahat, napagdaanan nyo na, ayos na kayo. Binabalikan mo pa rin yung nangyari 6 years ago. Uso mag-move on, te, makiuso ka naman, uy! Opo, Papa Jack. 37 ka na, Ning! Kasi sa tagal ng pinagsamahan namin, Papa Jack, ngayon ko lang yun naranasan eh. Ano? Nung nag-Saudi siya. Yung ganyan. Nakaraan na yan. Kasi kung ang punto rito ate, hindi kayo naayos, di ba may pag-uusapan tayo, pero naayos na eh. Di ba, there's nothing that he can do to change ate, di ba, yung circumstances na nangyari na.
it's done, it's over. Like, ah. Pero tama ho ba, Papa Jack, na... Tama! Na pinagtiwalaan ko siya ulit. Oo naman. Naniwala ako. Tama yan, ate. Kasi di ba naayos kayo dahil nagtiwala ka ulit? Kahit na niloko niya ako dati, nung pangalawang beses po. So, anong gusto marinig sa akin? Mali. Alam ba, hindi ko sabihin sa iyan. Kasi naayos kayo eh. Opo. Di ba? Kasi kung hindi tama yung decision mo, hindi kayo naayos ngayon. Inaayos kayo eh. Tsaka minsan po, pag inaaway ko yun sa ano, sa Facebook nga pag nag-uusap kami. Bakit mo inaaway? Ano? Sa wall o sa PM? Sa PM lang po. Okay. Ayoko na mabahing ano ha. Hindi ho. Hindi ho ako. Nag-wall ng away nila mag-joke. Ako, hindi ho ako ganyan. Hindi ho ako ganyan, Papa Jack. Kanalosa. Oo. Pag nag-away mag-jowa, ipapos sa wall. Itatag pa yung jowa. Kaya nga, oo. Hindi ho ako ganyan, Papa Jack, kahit papano. Good, ate. Huwag mong gawin yun, ha. Siyempre, yung kahihiyan niya. Kahihiyan ko rin po. Yan. Good yan. I like that. You have the sense of ownership. Ano, pero ano bang gagawin ko, Papa Jack? Mag-move on, tapos aalisin ko sa isip ko yung mga doubts. Oo, pagtiwalaan mo na siya. Nakaraan na yun eh. Napatawad mo na siya eh. Wala, alam mo pag nagaganyan ka, wala naman siyang pwede sabihin para matigil ka. Ikaw lang magpapatigil sarili mo. Hmm. Kaya nga, sabi nga niya, ano daw ang pwede niyang gawin para maniwala na. There is nothing that he can do or he can say, ate, para matigil ka. Kasi ikaw na lang ang pwede magpatigil sarili mo. Tama, mali? Apa. Wala na siyang pwedeng gawin natin. It is what it is. Paano po kung gagawin niya ulit? Paano kung hindi? Sagutin mo ako. Pinangungunahan mo kasi. Sagutin mo ako, dali, nating kita. Hindi ko rin. Paano kung hindi? Pasalamat ako. That's the point. Diba? You are trying to prepare for something, ate, na hindi naman nangyayari. Apo. Kaya dun, yun nga po. Nangyayari, Papa Jack. Oo, patawarin mo na siya. Patawarin mo rin sarili mo. At saka, tandaan mo, hindi lang niya pagkakamali ito. Nagkamali ka rin ito eh. You have contributed, di ba, so much para mauwi ka sa magulo. Alam mo yan, tama mali? Tama po. Masyado ka ma-pride, tama mali? Tama po. Baka hindi niya nasabi sa'yo, mahadera ka. Tama mali? Alam mo na sarili mo yan, mahadera ka. Tama mali? Tama po. Pakita mo? Ila chapel na pagkasilta mo, ate, nagger na nagger ka eh. Kung nagbago siya, ate, hindi lang siya dapat magbago, pati ikaw din. Kasi ang... Hala! Ayaw pa tumigil! Hindi, ang gusto ko kasi, okay. Papa Jack, yung sa akin lang, para maniwala talaga ako, bigyan niyo yung mga gusto ko. Yung ate, hindi ganun pinagbabawal ko. Hindi ganun, maniwala ka sa akin, it will not work that way. Kaya nga, gustong-gusto ko kayo makausap, Papa Jack, diba, para maliwala. Diba yung mga tipong, oh, dahil may kasalanan ka sa akin, nagbago ka, lahat ng gusto ko, bigay mo. Ate, kasi kung ganyan, parang ganun nga, paplastikin ka niya. Kaya mo siya magpaka-natural sa'yo. Love your husband, ate, kung ano siya, sino siya bilang tao. Apa. Embrace the person that he is. Diba? Apa. You cannot change, ate, yung pagkatao niya. Tapos siya naman ho nag-decide na doon din ako sa lugar niya para magkasama nga daw kami. Hindi naman pala eh. Tapos so, nagkita kami bago siya umalis po. Kasi gusto niya pag-usapan namin lahat ng mga naging problema namin. Look, ano ganito, ano, Christine? Pa? Nag-uumpisa kayo ng panibago. Tumulong ka. Huwag kang pabigat. Kaya nga po sabi niya eh, nagtatrabaho daw siya ng maayos doon. Tapos inaaway ko siya palagi. Hindi niya daw alam kung anong gagawin niya. Gusto na daw niya magbago kasi nga para masamang anak namin. Ngayon nga, hindi kami nag-ano, Papa Jack eh. Mag-ano kayo? Hindi ko siya inaano sa Facebook ngayon. Hindi ako nagbe-message, hindi ako nag... Ate, huwag kang boses sa lalaki. Sa mga babae, huwag kang boses sa mga lalaki. If you boss around your man, your guy, it's only a matter of time. Maghahanap yan ng ibang magpaparamdam sa kanya na boss siya. Believe me. It's only a matter of time. Do not boss around your man. Tandaan niyo yan, Akabi. Hindi yan sinasadya ng mga lalaki. Nature ng lalaki yan. Nature yan. Pwede niyo naman utusan ng lalaki.
Daan niya sa lambing. Madaling, madaling utuin ng mga laki, lambing lang. Kunting himas lang sa mga yan eh. Diba? Opo. Ano pangalan, mister mo? Ano po? Na boy po. Boy? Oh, ikaw si girl. Ba't boy? Boy talaga? Hindi totoong pangalan po. Ha? Yung totoong pangalan niya, Giselle po. Kaya nga ako tumawag sa iyo, Papa Jack, para bago ako umalis, malinawagan ako yung isip ko kung ano gagawin ko nga, kung tatanggapin ko na siya ulit ng buong buo. Tinanggap mo na siya, pero hindi pa buong buo. Yun nga. Hmm. Kasi may pagdududo pa rin ako. Ano pagdududo? Pagdududa po. Madulas ka lang. Sige na. Tonight, Ate, I want you to, ano, to promise something sa kanya. Mag-I love you on the air. Gusto ko marinig yan. And forgive him. And most of all, forgive yourself. Go ahead, Israel. Sa asawa ko, kahit papano, nagka-problema mo kami, ho. Naging matatag kami. Salamat sa lahat. Salamat sa... yung hindi niya binitawan yung araw na ay umayoko na sa kanya. Pero nandun pa rin siya. Salamat sa lahat ng bagay na nag-effort siya para mabalik ko yung tiwala ko sa kanya. Oo, aminin ko, mahal ko siya kahit na anong nagawa niya. Pero, yun nga lang. Gusto ko lang rin patunayan niya na talagang wala na talaga. At sa mga anak namin, kaya ho kami nagdesisyon na lumabas eh. Para nga sa anak namin, na mabigyan namin ng magandang buhay. Mabigyan namin ng mga future, magandang future mga anak namin. Kaya kami dalawang umalis po. Yun. Basta, ano, isa lang po. Ayokong bitawan ang pamilya natin. Gusto ko habang buhay magkasama kami. At saka, mahal na mahal ko sila ng mga anak. Yun lang po, Papa Jack. Before, now you're all I'm living for. Suddenly, life has new meaning to me. All right, Christine. Please get well. You're emotionally sick right now. Apa? Huwag na pamigatin yung buhay niyo. Mag-umpisa na kayo ng panibago. Napagdaanan niyo na mahirap na part. Ito na yung madali. Ayusin mo na. Apa. Di ba? Apa. You've been through the worst part. At nalagpasan niyo yan, di ba? Apa. Kung laudi kayo sa part na yan. Napagdaanan niyo na eh. Huwag mo na pabigatin ngayon. Promise me. Apa. Promise. Promise pa. Promise? Apa. Wala nang maitutulong sa inyo at pag nagaganyan ka pa rin. He's done something, ano, some stupid things. You've done some stupid, ano, decisions. It doesn't mean it will have to remain that way. I know you cannot forget, but you've forgiven the guy. It's only gonna be you who can help yourself out, not anybody else. Okay? Apa. Salamat sa pagtawag. Thank you din po. Thank you. I will pray for you and please, Apa, salamat po. Sa buhay mo yung pinangako mo dito. Promise? Apa, promise. Bye-bye. Bye-bye.